Guys, good morning. Breakfast tayo. Ang breakfast namin guys is ayan ang may papaya akong pinitas kanina. Tapos yung puto. Binili ng auntie ko to sa city. Binigay sa amin. Kaya yun ang breakfast namin ngayon. Tapos yung sa atin guys, di na ako nag-copy. Bali nag-tsaana ako ngayon para mag-diet konti. Tapos yung sa nanay ko is MX3 na copy. Ayan guys, breakfast tayo. Ayan ang mother ko. Hey guys, ang ulam namin ngayon guys is maglaw-oy lang mi o kamunggay. Kani among ihalo o. Oh. Yung kalabasa at saka ubi. Tapos yung malunggay. Yun lang yung halo namin sa pag anong tawag sa probinsya guys is nilaw-oy. Yun lang yung ulam namin ngayon. Kasi para hindi masyado mamantika dahil nung nakarang araw puro kami prito eh. Kaya ngayon maglaw-oy lang kami ng malunggay na may kalabasa at saka ubi. Tapos kukuha ako ngayon ng tanglad guys at saka sibuyas dahon para ihalo dito. Ito yung tanglad ng nanay kong tinanim. Dito ako kukuha ngayon ng tanglad para ihalo doon. Masarap kasi ang law-oy guys na mayroong ano, mayroong tawag nito tanglad. Dandahan kasi nakakasugat 'to eh. Pag hindi ka magdandahan. Guys, pasensyahan niyo na yung itsura ko ha dahil wala tong kaayos-ayos, wala tong kahit pulbo, nang hilamos lang ako kanina pag gising tapos diretso na naglinis ng bahay, tapos naglaba ng mga damit, tapos ngayon mag-prepare na para sa tanghalian namin dalawa ng nanay ko. Ngayon, ito lang ang kukunin ko guys kasi huwag naman namihan kasi pa rin dito agad maubos yung ano, yung tanglad. Ngayon, pupunta naman ako dun sa tanim niya na sibuyas dahon para magpitas din ako dun ng kunti para ihalo. Ito lang dala ko. Punta na tayo doon sa harap ng bahay namin para kukuha ng sibuyas dahon. Ang paligid namin dito, tahimik. Ganito ang buhay probinsya. Walang maingay. Walang polusyon. Ayan. Ayan, no? Tingnan mo yung bulaklak ng mother ko. Ang gaganda. Kanyang mahurot. Yung sibuyas ng nanay ko, kukuha lang daw akong dahon. Ilang pirasong dahon? Ah! Bunutin? Kini-kini na tumba? Kinilangin na tumba? Ayan guys, kunin ko daw yung isang piraso ng puno. Ayan. Ito lang ang ihahalo namin. Dito guys, hindi na talaga bumibili ng sibuyas dahil masipag yung nanay ko magtanim. Ito nga yung bagong tanim, oh, wala pa ganong dahon. Kaya dito sa probinsya, buhay na buhay ka lang. Mabuhay na buhay ka kung masipag ka magtanim. Ayan. Yung mother ko guys ang nagre-ready. Ako ang magsasay ngayon pero yung itong law-oy na malunggay siya daw ang magluluto dahil baka hindi ko magaya yung luto niya. Iba kasi yung luto ng syudad kaysa probinsya. Ako ng malunggay dahil magluluto kami ng tanghalian na ng mother ko. Itong ulam namin ngayon is law-oy na malunggay. Ayan, kukuha ako ng malunggay guys. Dandahanin ko lang kay baka maputol. Ayan guys, wala tayong cameraman kaya kabilang kamay tanggal ng hawak ng malunggay, kabila naman yung cellphone. Aray, nabitawan ko pa. Ayan. Ang daming dahon dito, hindi na kailangan talaga bibili pag nasa probinsya ka. Basta masipag ka magtanim. Ayan. Ito, tama na to guys kasi mayroon pa doon na natabi. Bali, pangdagdag lang to para madami-dami daw yung malunggay na ihalo. Okay guys, update ko kayo mamaya. Guys, fresh na fresh yung gulay, lalo na yung itong ubi. Kapipitas lang to nung nakarang araw yata binigyan kami ng kapitbahay. Tapos, yung kalabasa,
bumili kami 10 piso. Patasa tubig. Katuang, tapos, ang kape. Ito, fresh din yung malunggay, oh. Kapipitas lang. Ayan ang mother ko. Smile, mother. Smile. Tawa naman. Pangang lagi na. Naulaw akong mother, guys. Naiya siya. Ay, pangag daw siya, guys. Ibig sabihin ng pangag, wala daw siya ipin, kaya nahiya siyang tumawa. Ah, hindi na namin to pinakabitan ng pustiso, guys. Mayroon naman to siyang pustiso dati, pero hindi na niya ginamit. Pero hindi na rin namin pinakabitan kasi baka mag-allergy siya. Yung, bawal kasi niya masugat dahil na, diabetic siya. Kaya, kaya hinayaan na lang namin na wala siyang ipin. Na ako sa loob kasi magsasaing ako. Pasensya niyo na yung bahay namin ha. Medyo madilim dahil ano kasi ito, wala, hindi na pinturahan. Pag-isipan ko pa to next na uwi ko kung may pera ako. Papinturahan ko to or hingi ako ng kunting tulong sa kapatid ko para share kami magpintura dito. Kahit dito lang sa baba para maliwanag tingnan. Ayan ang bahay namin. Ayan ang higaan ng mother ko kasi bawal siya umakyat sa taas dahil nga artificial yung kabilang paa niya. Mahirapan siya umakyat. Kaya dito naman nilagyan siya ng higaan. At pasensyaan nyo na guys ha kasi yung mga damit niya, i-arrange ko pa yan mamaya pagkatapos namin kain. Kasi ano yan, nagkagulo-gulo dahil kahapon umalis kami puntang city, kumuha siya ng damit, hindi na ibalik dahil na nagmadali. Kaya mamaya yan ang i-arrange ko mamaya patapos ng kain para hindi na magulo yung lagyanan na ng damit. Kaya yan. Kaya yung higaan niya nakatabi dito sa kainan lang kasi pag siya lang dito para hindi siya mahirapan. Ayan ang area ng bahay namin. Ayun yung binili kong lagyanan ng plato, tapos itong mantel binili ko rin sa city. Tapos yung saingan niya, yung floor, nilagyan ko ng floor mat yung saingan para hindi madumitingnan kasi kahit anong punas mo dahil nga walang hindi tiles, kaya nilagyan ko ng floor mat para maganda naman tingnan. Ayan, yan yung kalan, ayan mga basahan, hindi ko pa naayos. Unti-unti ko pang nilinis tong bahay niya kasi 1 week na lang din guys, babalik na rin ako sa Manila, kaya kung ano lang kaya kong i-arrange, yun na lang. Tapos sa April, kung matuloy yung isang ticket namin, uuwi ulit ako dito. Pero mauna ako sa mga kapatid ko para maayos ko tong bahay. Kasi balak ko talaga. Kung makauwi kami ng April next month, March pa lang, gusto ko mapinturahan itong baba para lumiwanag naman. Kasi medyo madilim kasi guys pag walang pintura. Tapos doon naman guys, yun yung saingan madilim. Yun yung saingan doon sa loob, yung sa kahoy. Pero ginagamit lang yan kung magsaing kami ng gabi o kamote o saging ganun. Kasi dito kami gumagamit na pag nagsasaing dahil nga hindi kaya ng nanay ko magtagal doon sa kahoy. Pagsaing doon sa kahoy dahil nakatayo doon. Dito kasi pag nagsaing siya, pag siya lang isa, uupo lang. Kaya binilihan siya ng ganyang kalan para hindi siya mahirapan. Okay guys, magsasaing muna ako kasi at 11 na ng umaga dito, kailangan na magsaing para makalance kaming dalawa. Kasi mamaya bababa ako ng bayan dahil kunin ko yung pinadala ng sister ko para daw sa bayad dun sa kinuha nila na cook at saka bell. Kaya update ko kayo mamaya guys pag naluto yung ulam namin na nilauwi na malunggay. Okay guys, pagkain probinsya to, walang isda. Ito lang talaga, pero masarap naman ang, kahit nilauoy na malunggay lang dito guys, masarap pas dahil puro presko yung gulay. Galing talaga sa puno, kaya iba ang lasa ng, ano, yung bagong pitas lang sa puno.